Kaalaman, Kaalaman. Anong nangyari kay Kaalaman? Nasaan si Kaalaman? Bakit ganoon ang mga posts niya sa social media? Well, trending lang naman ngayon ang konspirasiya tungkol sa pagkawala o ang nangyari kay Kaalaman. Sa mga hindi pa nakakaalam, si Kaalaman ay isang napakalaking YouTube video creator o content creator. Nag-create siya ng mga video na may kinalaman sa mga trivia, mga kaalaman dito sa ating mundo. Ngunit dito lamang March 4 ang nagsimula ang lahat. Nang akalain ng mga tao na nagpo-post ng mala birong mga letra o mga jumbled words o di kaya akala nila ay nahack ang account ni Kaalaman kasi itong mga post niya. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ganyan. Bakit mga jumbled letters? Ito ba ay pinaglalaruan ng mga bata? Alam niyo, sa unang tingin ko ay alam kong may codes na. Codes and ciphers. Ito ang mga tinatawag na mga scripts na ginagamit upang may pahiwatig ang mga secret message na gustong ipahatating sa isang tao na hindi direkta. Ibig sabihin, hidden message o coded messages. Sa ini-upload ng video, ito ay 10-second video lamang. Napakikli, pero nakakagimbal. Napaka-creepy. Wari bagay, para siyang pumasok sa isang kwarto, dinampal-dampal ang kanyang mukha, at parang umiiyak sa takot. Ewan ko ba kung ano ang interpretasyon ng ibang tao. At may nakalagay na larawan. Sa larawan, ay may bulkan na parang cactus, araw, river, barko, at bulkan. Ewan ko lang kung anong ibig sabihin nun. O kaya default lang yun na picture. Bagamat hindi natin kilala si Kaalaman, ngunit meron siyang mga kaibigan na pwede nating masangguni. Actually, si, alam niyo ba to? Isa ring kaibigan niya na vlogger at content creator ay na-decode ang kanyang mga hidden message. Ito ang kanyang na-decode. Kumalat din ang picture na to. Ito ay ang My Day ni Kaalaman. Ang gold play button niya na siguro may bahid ng dugo o hindi ko alam kung dugo ba yon o anong kulay. At ang shirt na naglalaman ng kanyang logo na tila ba may bahid din ng ewan ko ba kung dugo ba yon o ano. Alam niyo kasi moving ang pagkaka-capture ng picture kaya hindi natin masasabi kung ano ba talaga yon. Sa pagde-decode ng encryption nito ay makukuha natin ang test mic 12123. Yon ay galing kay alam niyo ba to? Ang ibig sabihin naman ng code nito ay connection established, I'm in. Ito naman ang ibig sabihin ay 7:37 post meridian. Ang oras na kung saan ini-upload ni Kaalaman yung latest video niya. Maraming mga haka-haka o teorya mga tao, especially mga fans niya, sa kung anong nangyari sa kanya. Merong na-demonic possess, which is, di ako naniniwala. Meron namang may connection sa latest video na ipinost niya sa kanyang channel. Yun ay sa video ukol sa Pepsi Paloma case, which is, hindi naman ako naniniwala doon. Kasi hindi lang naman siya ang nag-upload ng ganong content o ng ganong topic ni Pepsi Paloma at ng mga kasangkot nun.
Napakarami po mga content creator na gumagawa ng mga video ukol sa topic na yon, pero wala namang nangyari. Nariyan ang pag-hack sa kanyang account sa YouTube channel. Nariyan din ang teorya na marahil ay gimmick lang niya yon para sa kanyang next upload o next video. Pero kung ako ang tatanungin, marahil ay dumaranas si Kalaman ng matinding depresyon, matinding kalungkutan o napakalaking problema. Maririnig natin sa kanyang ina-upload na video na grabe ang kanyang pag-iyak, parang hindi normal at wari nahihirapan. Marahil ay kumaripas ng takbo, napunta sa kwarto at doon ay humahagulgol. Ano man ang nangyari kay Kalaman ay pinalangan na lang natin ang kabutihan.